Hello sa inyo mga kasari! Good morning! Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Shamay Javier. Today is Tuesday, March 22, 2022. And for today's vlog, meron akong dalawang ahente na dadating for today, which is yung ahente ko po ng itlog at ahente ng mantika. So, ia-update ko kayo mga kasari. Mag-haul and pricing tayo sa dalawang delivery na dadating for today. Pero ngayon guys, habang nagbablog ako, meron ng isang dumating, yung ahente po natin ng itlog. So, isashare ko sa inyo kung gano'ng kadami yung kinuha kong itlog. Kung madami nga ba. And then, maya-maya lang guys, dadating na rin yung ahente natin ng mantika. So, isashare ko sa inyo na kukuha ko ngayon ng mantika na depote kasi may naghahanap na. So, ang kukuhanin ko lang ngayon guys is yung bawas na labo. So, tingnan natin kung magkano ngayon kasi ilang weeks na rin akong hindi kumukuha sa kanila ng deboting mantika. So, update ko na lang kayo mga kasari kapag dumating na yung ahente natin ng mantika at iba pang paninda. 1 hour later. So, ayan po mga kasari. Nakita nyo naman, nandito na yung ating second delivery. At uunahin ko na rin mga kasaring i-haul and pricing sa inyo yung mga kinuha ko sa kanila ngayong araw ng Martes. So, nakakahalaga ng 2,008 pesos. Yung kinuha ko sa aking second na ahente. Meron dito guys na tumaas talaga yung puhunan. Hanggang ngayon, nagtataasan pa din yung mga paninda natin na kinukuha sa ating ahente. So, magsimula tayo guys. Ito, tama raw na bigas. Pasensya na guys sa ingay kasi may dumaan na nagbebenta ng prutas at nagtatahulan din yung mga aso. Ito guys is 1,050 ang halaga, sinandoming po siya. So next is itong ating harina. Nabigla din ako sa presyo ng harina guys kasi dati itong 60, naging 70, ngayon ay 80 pesos na ang 2 kilo. So pumapatak guys na 40 pesos na kada kilo ang harina. So irerepack natin yan kasi wala na tayong harina dito sa taas sa mga nakasabit. So, akala ko may umiiyak sa labas, guys. Pala yung mama ko, nagiiyak-iyakan. Next is yung asukal natin, yung wash. 4 na kilo to, guys. Ayan, 4 na kilo. Bali, binebenta ko yan. Yung tingi-tingi ko palang harina, guys, is tagpa 5 pesos. Yung 1/4 ko naman, ang bentahan ko ng wash is 16 pesos. So, 52 ang puhunan kada kilo. So, dito ako sa white sugar, nabigla guys sa puhunan na nito. Kasi 55 lang to dati, pero ngayon 70 pesos na. Nung nabigla nga ako guys, bigla akong napachat dun sa driver nung ahente ko. Kasi nga nabigla ako, 70 pesos na, ayan o nakalagay. Eto guys oh, 70 pesos na yung puhunan ng puting asukal. So, pumapatak na 17.50 na yung puhunan ng kada 1/4. So, 20 pesos na ang 1/4. Bentahan natin ngayon dito sa store. So, walang magagawa si Tomer dyan. Hindi pwedeng mas mababa sa 17.50 yung ating ano. Kasi yun na yung puhunan. So, nakakabigla ang asukal na puti, guys. Ano. Next is ito. Ayan, nougat. Ito dati pa tong candy na to. 30 pesos ang bili ko nito. 40 pieces ang laman. So, may tubo tayo dito na 10 pesos kasi piso isa lang naman yung bentahan nito kada isang peraso. And then next, Max Red at Max Yellow. Ito guys, ang bili ko kada isang ganito na nakarepack sa kanila ng 50 pesos. So, binilang ko kanina guys kasi nagtataka ako baka ako kulang yung laman. Binilang ko itong dilaw yata yung binuksan ko. Ayan, hindi masyadong maano yung pagkakatali ko. Ibinalik ko ulit siya dito sa lalagyanan. Ang laman niya ay 60 pieces. So, may tubo ako na 10 pieces, 10 pesos sa ano, kasi labis ng 10 pieces eh. 60 pieces yung laman ng isang balot. So, 50 pesos yung bili ko. Di 10 pesos nga yung tubo ko kada isang balot nitong mga candy na to. Pero mas malaki sana kung ano eh, yung sa lalagyanan talaga ng Max kung hindi nakarepack. So, eto, kumuha ulit ako ng ano, mapapansin nyo guys, wala akong kinuhang gami kasi yung mga gami na hinahanap ko sa kanila is out of stock. Eto ay yema, 10 pesos din ang tubo natin dito kasi 60 pieces siya. And then, ganito rin dito sa ating balikutsa or bilakutsa. Tira-tira yung pangalan nito dito sa
Ayan o, tira-tira, 50 pesos. 60 pieces dun yung laman. So, kada ganito ng tub, meron tayong 10 pesos. Pati na rin dito sa mga nakarepack nila na candy. And then next guys, yung last is yung update ko naman sa inyo sa Deboteng Mantika. Pansin nyo, bawas na bawas siya guys. Mas mababa pa dun sa pinakatatak ng jean. Dun sa pinakasulat. Nandun sa baba nun yung pinakataas ng mantika. Isang dosena lang guys yung aking kinuha. Ibebenta ko yan ng 36 pesos. So, ayokong ibenta siya ng 35 pesos kasi yung tubo natin ay 4.8 na lang. So, benta ko siya ng 36 pesos. May tubo ako na 5.2. Kasi ang puhunan guys ng isang dosena niyan, labo po yan bawas, ay 370. Ayan siya guys. So, 370 pesos. So, 36 pesos ko ibebenta yung mantika na bawas. Sa ibang store guys dito sa lugar namin, yung puno nila, 42 pesos na. Labo po yun. So, yan guys yung update ko sa dineliver ng ating second na ahente. And doon naman sa ating unang ahente na dumating yung itlog, konti lang yung kinuha ko sa kanila, which is dalawang tray lang po. Pero yung isang tray pang gamit ko sa bahay, ano lang yun, 140 per tray. Small lang yun, pero nandun na sa loob ng bahay. Tapos, kumuha lang ako ng medium size, isang tray. At ito siya sa pinakailalim. So, 155 per tray, yung medium. 3.20 pa rin ang bentahan ko, guys. Hindi nagbabago ng itlog. Ayan, 3.20 pa rin. May natira na 3 dun sa isang tray. Ayan. Ang tumal ngayon ng itlog ko, guys, ayan o. Kaya isang tray lang yung kinuha ko sa ahente kasi meron pa akong dalawang tray at 3 peraso. So, yan guys yung update ko sa inyo sa dalawang delivery na dumating ngayong Martes dito sa aking tindahan. Meron pa rin mga ilang nagtataas kaya tayo is adjust ng ating bentahan. Ang bentahan ko lang guys dyan sa Asukal ay 17 dati. Pero hindi ako masyadong nagtitinda niyan kasi hindi naman siya hanapin. Pero kahapon lang may naghanap sa akin ng puti. 1/4 yung binibili niya kaso wala ako ni isa kaya bumili ako ng 1 kilo. Nabigla lang ako kasi 70 pesos na per kilo ang asukal na puti. So shout out time na tayo guys. So, ayan po mga kasari, sana nag-enjoy po kayo sa aking pag-haul and pricing ng dalawang delivery na dumating ngayong Tuesday. Pero syempre, bago ko po tapusin itong video na ito, ay gusto kong mag-shoutout sa ilan kong viewers. Shoutout sa iyo, Ana Valdez, Lorraine Saldivar, shoutout din po. JC Evangelista, shoutout din po. Cherry's Vlog, shoutout din po. Uncle Bogs from Dagupan City, Pangasinan, shoutout po sa inyo. Trisha Sorera and Helen Star Vlog. So, ayun po, shoutout po sa inyong lahat and thank you so much po sa patuloy na panonood ng aking vlogs and patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel. So, kung nagustuhan niyo po mga kasari itong video na ito, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel at pakihit na rin po ang notification bell para always po kayong updated sa next video ko. Bye guys! Keep safe everyone! Bye!